Okay guys, I'm on air na. And makikita nyo ngayon, it's very very quiet kasi I think mukhang makakancel po ang game namin tonight because siguro ang panahon, maraming masama pakiramdam and mga pagod. Masabi yung iba nang galing sa Conquest, yan. Nag-start po yata to ng Friday kapon, then kanina meron din and I think will be last day na ng event by Sunday. Doon po ito ay galing sa SMX MOA. Yan. Sayang nga, hindi tayo nakarating noon kasi medyo busy pero epic ang mga games doon. Talagang D&D solid yan. With Adventure League at halo-halo pang mga games ang nangyayari doon. Okay, so hindi po kami makakapag-game ngayon kasi nga due to the situation nga sa nangyayari. Pero itutuloy po namin itong saga na to, itong Kalator Side Story. Ang sitwasyon na kasi po ng Kalator Side Story, ito ay connected po sa original na saga po ng Kalator na kakaligtaan po natin. Ito sabi natin ay previous, no? Ito yung mga timeline na si Mugen nakipaglaban kay Kundun, the Black Dragon, Oriental Black Dragon, kasama yung mga party niya. Then suddenly, natalo nga nila yung dragon with the power of the big bear, yung kasama nilang bear na character. Then after that, yun, tumulpit po si Mugen somewhere 100 miles yata. O malayo, basta malayo-malayo. Then may nakapulot po sa kanyang babae, na yung babae niya misteryoso. And of course, sinamantala siya ng babae niyon. And then, suddenly, na-realize na lang na si Mugen is a different character na. Most of Lee, I think, magiging villain siya from the future, for the future, coming future ng Kalator Saga. So, ang situation po natin ngayon, ang ating mga bida ay papunta na sa showroom. Kasi, ang situation po ng kanilang mission is to get the 3 celestial key sa Kalator, buong Kalator po yun. Ngayon, itong mga celestial key na to ay nasa showroom, tunglong, at saka nasa tabot. Yan. Pero, of course, hanapin nila to isa-isa. Kaso may problema po. Yung showroom po is under attack by a general Oni Demon Prince na anak po ng legendary Demon King o Oni King na si Gozume. So, ang pangalan ng Oni Prince na to ay si Gizuno na nakalaban na po ng ating party nung mga nakadang episodes po ng Kalator Main Saga na ikinamatay po ng isa sa mga bida natin na magaling din sa party nila. Well, epic yung nangyari. Sayang lang eh, nabura po yung video eh, pero napakaganda po nung game na yun. Witnesses talaga yung laban. Ngayon, ang mga nakaraan ito, ang ating mga bida ay papunta na ng showroom. Pero merong hindi inaasahan na may nakitang masamang premonisyon yung Empress ng Kozakura o ng Wa. At sa nangyaring yun, guys, yung prinsesa na yun o yung Empress na yun, tumaka siya sa kanyang empire para iligtas niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil may pangitaing masama na ikapapahamak daw ng whole fire dito. Of course, ito si Lady Iyu o Empress Iyu ng Wa ay nag-aral na ng Shokenja skills. So, naglakbay po si Lady Iyu at dahil sa kanyang honor, dahil siya Empress, ginupit niya po yung kanyang buhok para symbolize na binitbitawan niya yung pagka-royalty niya alang-alang sa mga kaibigan niya. Pero, of course, nasa dugo pa rin niya yung avatar ni Amaterasu. Nakatulad ng nakatatanda niyang kapatid na babae na si Ayu. Ngayon, ang nangyari ngayon, naglakbay na po to si Lady Iyu. Sa paglalakbay na yun eh, nangyaring sitwasyon po eh, sumakay po siya ng isang barko na palihim na hindi po alam ng royal court po yun. Na inescortan po siya ng high priest ng Empress of Wa. Kasama niya si Lady Suzume na magiging tagapagtanggol ni Lady Iyu if ever sitwasyon na malakas ang opensiba laban sa kanya. Maliban pa sa kaalaman niya tungkol sa white magic o Shokenja magic. Ngayon, sa hindi inasahan guys, yung bangko po nila
inabutan po ng masamang pagitain bagyo na napunta sila sa kalagatan ng Devil's Mouth. At yun nga, sa hindi inaasahan, inatake po sila ng mga creature of the sea o yung mga devil from the sea na tinatawag na Sawaki. At sa sitwasyong yun guys, nilabanan po nila to, pero due to the bad luck na marami pong casualties pong namatay, including the captain. Pero of course, nakasurvive po sila. Of course, sa nangyari sitwasyon na yun bumagsak po sila sa isla po ng Tiktik Basagbayag. Okay. Ang Tiktik Basagbayag guys ay matatagpuan sa malapit po sa Perlang Silangan. Okay guys, ayan po ang Basagbayag. Tiktik Basagbayag ang pangalan ng isla nito. Na nagigitna po siya sa kalagatan ng Kozakura, ng Sholong at Tolung, at ng Tabot, at saka ng 100,000 Islands, at saka ng Perlang Silangan. At pinamumunuan nito ng diyosa na ang pangalan ay Layag. Si Layag po ang diyosa ng hangin na bumabantay po sa island na to. At of course, itong island na to ay may hiwaga. So, meron ding mga spirito o mga anito. O mga anito is parang lesser god o mga kami na based on po sa mythological ng Filipino mythology. Pero, para hindi po kayo mo-confuse guys, ang Filipino mythology sa character namin ay tinatawag namin Perlang Silangan. At isa po to sa mga island na fictional na ngayon ay nasa game campaign namin na tinatawag namin Tiktik Basagbayag. Yan. Ngayon, pinamumunuan po to ng isang datu at ang kanyang mga pamilya. At sila yung mga superstitious kasi may pagkakaiba po ang Rokugan at saka ang Karatul sa kanilang mga superstitious na paniniwala. Ang Rokugan is they respect other species na ibang lahi kahit enchanted pa sila. Pero sa Karatul po ay medyo may superstitious po sila na kahit iba itsura mo, may sungay ka, may buntot ka, ikaw ay condemned as yokai, encanto, or something na always na iniisip na you are evil. Kaya yun nga lang, pasyensya doon sa mga sensitibo, ang character ay medyo may pagka-konting roleplay na superiority o yung natawag nating mga, alam niyo na, racist. Pero of course, ito yung kumbaga reality lang nung mundo na yan. Of course, parang pangaral lang din na medyo challenging yun po yung campaign, of course. So, ang sitwasyon po, ang ating mga bida bumagsak po dito. At natulot po sila ng mga tinatawag nila mga Sulamani. Ito yung mga sundalo na parang mga Pilipino. O, yun nga, ito yung mga Sulamani na nakikita nyo. Yan po yan. At tapos niyan na-discovered po na isa sa mga kasama nila ay Hakuma. O ito yung mga tiefling sa Oriental na tawag. Na bigla pong na-accuse ng isang engkanto. At hindi inaasahan, hindi alam ng ating mga bida yung kultura, binayaran po sila at kinuha naman ng isang kasama mo po nila yung pera upang kunin yung engkanto o bilhin yung engkanto at isacrifice po sa bundok na ito na pinamumunuan ng Diyos ng Bulkan na ang pangalan niya ay pangalan ito? Lalahon. Yan. Si Lalahon po ang Diyosa ng Bulkan. Yan. Ayon sa paniniwala ng mga nakatira dito sa Tiktik Basagbayag Island, pagka sila daw ay nag-offer ng engkanto dito sa bulkan, hahaba pa ang buhay ng isla at ang bulkan ay mananatiling kalmado. Kaya, yun guys, nasabi po ang ating mga bida, including po si Lady Eeyu, na wala pong ka-idea na ang sitwasyon. Hindi alam po ng ating mga bagong bida na importanteng NPC pala yung kasama nila. Of course, nasabit lang po yun. Nasabit lang po si Lady Eeyu. Pero of course, si Lady Eeyu ay mabait. Lawful good po siya or neutral good. Pero I think lawful good. And hindi niya pwedeng hayaan po itong island na to ay maging confusion lang o mapahamak. At dahil doon, nakipag din sila sa datu ng islang ito at namit po nila yung datu. Medyo naman yung datu mahal niya kasi ang kanyang isla, ang kanyang nasasakupan. Kaya hindi mo naman mabiblame na
na sila ay ganun lang, di ba? So, yung Datu, ayan po, eto. Ang pangalan po ng Datu na na-meet po nila ay si, pangalan ito, medyo naglag lang, sorry guys. Ayun, si Datong Pula, ayan. Si Datong Pula ay ni asawang Reyna na ang pangalan niya ay si Reyna Gumamela. At meron siyang dalawang anak na babae na pinamumunuan ng nakakatandang babae na si Princess Daragan. At saka si, eto po ang misteryoso na namit po ni Scara, kanyang tiefling na nagkaroon ng parang interest sa kanya, na si Prinsesa Bukang Liwayway. So itong pamilyang ito, anak din nila, nakausap nila para ipaglaban nila yung karangalan na honor ng isang kasama nilang Hakuma. Pero of course, hindi ganun kadali yun. Magugulat din kayo sa picture na to na merong spiritong ancestor na naglabantay sa Datu na nagbigay din advice na engkanto nga si Hakuma para sa kanya. Kaya walang pong nagawa ang ating mga flayers at dahil dyan nakipag-deal sila na mapapawalan lamang ang kanilang kasama sa loob lamang ng isang araw kung makakausap nila ang kalikasan ng buong island na to at makausap nila ang diyosa ng islang ito. Of course, ang ating mga bida naglakbay para hanapin nila ang diyosa sa hindi inaasahan sa kagubatan ng balete na meet po nila ang diyosa ng islang ito na ang pangalan po ay si Diyosang Laya. Yan. Si Diyosang Laya po ay ang siguro ano na siya, lesser goddess ng island. Pero pinaprotektahan po niya yung island sa mga outsider po. Of course, yung party natin na kasama po si Lady Yu na asang pangalan niya nag-disguise siya, Lady Yu. Yan. Ngayon, ginawa ni Lady Yu, pinaiwan niya yung mga kasama niya, yung mga kaparty, yung mga players sa isang labas ng kagubatan ng balete. Until pumasok siya sa sacred na balete forest at nakausap niya nga itong diyosa ng islang ito. And then, yun nga, sa hindi nasa, nagulat din si Lady Yu na alam ng Diyos ang identity niya as hindi siya ordinaryong tao. At nirespeto siya, at nirespeto din ni Lady Yu. At dahil dyan, nangingi ng pabor o tulong ang Diyosa na kailangan iabandonada nila yung island dahil mayroong mga palapit na mga kalaban na instead dadaanan lang tong island na to, papunta kasi sa tulong, mayroong 100,000 ships na mga Genma o Demon Horde na magre-regroup sa sangalan na under ni Lord Mugen o Dark Lord Mugen na lulusob sa Shoulung. Pero sa sitwasyong hindi inaasahan, merong flat pong nangyari. Dahil dyan, yung commander ng isa sa mga fleet na papunta po sa Shoulung ay nakasense po ng isang celestial energy sa island. Kaya ang nangyari, nag-request siya ng parang surveillance at nagpadala ng 300 ships na merong 6,000 demon o genma o mga yokai o onis na papunta ngayon sa island. Ngayon, ang last continuation po namin is ano kaya ang magagawang paraan ng mga party? Ang mission nila is convinced na ang Datu na danger po, endangered po yung island at kailangan nilang maiabandon or hahayaan ba ng ating party na maiwan tong island na to sa kamay ng mga army nito na malamang sigurado mai-slaughtered po to. So, ang sitwasyon po ng aming campaign guys, naglalaban po sa GDK o God Knight Guardians of Chanir Cresta pero kulang po eh, kaya hindi po namin matuloy-tuloy po yung game. Then, ito pong character side story. Nasimula po kami sa 4 players po. So, if ever po merong gusto jumoin, you will start a 3rd level character. And meron ang pagkakadiferent po dito sa Dungeons & Dragons na Western. Ito po ay Oriental. So, ito po yung mga basic martial arts, samurai, mga Chinese fantasy novel style, ganyan po yan. So, may mga martial arts at saka mga defying the laws of physics po ang labanan po nito. So,
If you're willing na gusto nyo dumoin sa amin, guys, just PM us. Ayan. And of course, guys, please like and share po at saka subscribe po sa aking Armor Class Hero. And of course, you are watching sa Armor Class Hero, Armor Class Hero page, Tabletop Philippines at saka sa Dungeons & Dragons Philippine Committee o Open Role Playing Game. Yan. Kasi medyo ang D&D medyo kalasag pa. Pero maayos din lahat yan. As in, all role players. And of course, guys, congrats pala sa mga nakagpunta po ng Conquest po. Yan. Na-enjoy talaga kayo sa ganyan. Marami pa yan, guys. Kung natikman nyo yung game na ganyan, marami pang open world na iba-ibang style na mga DM na naglalaro. Merong homebrew, meron din state rules. Kayo mag-decide kung saan kayo sasabi. Pero lahat po yan, nakaka-enjoy. Yan. So, guys, thanks for watching. Yan. Live po ito, pero nawalan po kami ng players. So, ang mangyayari po, every situation mangyayari, i-explain ko po sa inyo ang mga daigdig po na aming mga campaign. So, ayan po, watch out din po, guys, coming soon. Ang Diablo D&D, yan. Magkakaroon po kami ng game na Diablo based on Diablo by Blizzard. Pero D&D po siya. So, medyo, ano yan, Ravenloft style na may mayhem. One man versus army of hordes of evil laban sa kapirasong liwanag na light na magbibigay pugay sa mga naliligaw sa kadiliman. So, abang-abangan nyo ang Diablo D&D. Yan. Basically, ito po yung nasa arc ng kung ano yung present time na kilalang na nag-exist ngayon. So, yan ang ibabis namin. Pero, of course, by vote po ng players po to. If ever they choose the God Knight or character side story o itong bagong campaign namin na Diablo D&D. Yan. Pero wala. Wala pa kasi po siyang title. So, Diablo D&D po ang mangyayari. So, ito po ay homebrew. And wala pa po siyang published na talagang game. Ito ay for enjoyment lamang. Okay? So, guys, maraming salamat sa inyo. And I hope next Saturday makapag-play na po kami. Kasi, ito nga. Medyo ang panahon eh, marami na apektuhan sa amin. May mga nagkakasakit. Either nasisipon, ubo, yan. Ang climate kasi ngayon medyo nagro-roll po ng dice eh. Lumalabas po is 1. So guys, ito po si DM Dan. At tandaan nyo guys, as you watching this, pwede po kayong mag-join. Just PM us. Ang gamit po naming game dito is homebrew and taglish po. So, huwag kayong matakot. It's either mag-English kayo or mag-taglish kayo. Basta, huwag kayong mahiya. Mag-English ka, mag-Tagalog ka, okay sa amin yan. You are free to express the game. Kasi, meron po kasi kaming mga nakikita na they play the game, medyo masyashak sila dahil lahat po nag-English. Pero yung person na yun, naiintindihan naman niya English, pero natatakot siya kasi if he approach, minsan po nag-iisip siya na baka mamaya mali grammar ko. So, hindi niya masabi yung kanyang diskarte eh, kasi gusto niya wala siyang choice, mag-English din siya eh, dahil yung mga kasama niya mag-English. So, natatakot siya na ilabas yung kanyang idea na itatranslate niya sa English, pero natatakot siya baka yung grammar niya mali. So, di ba? So, kami dito guys, it's Taglish. Yan po ang aming diskarte. So guys, maraming salamat po guys. And I hope next Saturday po matuloy na po itong game na to. Ayan po, sinabi ko na po ang episodes po ng Kalator Saga. And I hope, sana merong jumoin po sa amin. Kay bago man o luma. Ayan po, abangan nyo po yung susunod na kabanata po ng aming game. See you guys from Armor Class Hero and Tabletop Philippines. Maraming salamat po guys. Hello po.